Libro ng Revelation. Jude chapter 1, verse number 1. Wala naman pong second chapter ang Jude, kaya Jude 1 to 4. Jude 1, 2, 3, 4, yan po ang ating babasahin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Pag narin na po kayo, maaari po tayong muling tumayo sa paggalang po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At pwede nating paki-assist sila, brother, kung di nila matagpuan yung Bible. Ano, Jude. So basahin po natin ng salitan, basahin ko po, sundan niyo po ng inyong mga mata. Jude 1, 2, 3, 4. Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called, mercy unto you and peace in love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men turning the grace of God into lasciviousness and denying only Lord God and our Lord Jesus Christ. Let's all pray. To our Father in heaven, we praise thee, O Lord. In this very moment, we have your word and we have your presence and the guidance of the Holy Spirit. And as we have devotion tonight, may you bless us, Lord, and understand your word. And may you use this in our ministry in glorifying you, Lord, and to continue living in this world. We know we're just passing through, and we want to glorify you in this life, Lord. In all these things we ask, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated po, mga kapatid. At sa sandaling panahon ay pag-aaralan po natin yung verse number 1 hanggang verse number 2, 3, 4 at ilang mga talata pa hanggang verse number 12. Pero titignan po natin lang nung mabilisan. So ang libro po ng Jude, pinakilala po ni Judas ang kanyang sarili bilang lingkod ni Jesucristo. Kung babasahin po natin sa Jude 1, mababasa po natin, ano, ayaan nyo pong basahin ko sa Tagalog, Judas, ang lingkod ni Jesucristo at kapatid ni Santiago. At alam po natin na si Santiago, o sa English ay si James, inaddress niya po ang kanyang sarili as brother of Jesus Christ. And we know, because Jude was brother of James, and James was brother of Jesus, therefore, si Jude at si Jesus, ibang Judas po to, no? Sa, hindi to po yung Judas na kasama sa labing dalawa, kundi po to yung Judas na kalahating kapatid ni Jesucristo. Paano po natin malalaman? Sapagkat inaddress niya po yung kanyang sarili na Judas bilang kapatid ni Santiago, at si Santiago ay alam natin na kapatid po ng ating Panginoong Jesucristo kay Maria. Ngunit makikita natin, dahil si Jude, no, itong mga kapatid ni Jesucristo, si Judas at si Santiago, nung una pa ma, hindi sila naniniwala sa ating Panginoon. Ngunit na nag-resurrect na ang Panginoon at nagpakita siya, naniwala na po sila sa ating Panginoong Jesucristo. At mismong sila ay ginamit na ng Panginoon upang maihayag ang kanyang salita. At sa pagkakataong ito, in-address ni Jude ang kanyang sarili bilang isang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, ay patungkol po sa mga babala, patungkol po sa tinatawag nating apostasiya o apostasy, warning against apostasy. Pag sinabi po nating apostasy, yung pagtalikod sa katotohanan. Nakita nila yung katotohanan pero tumalikod sila dun sa katotohanan. Yun po yung apostasy. O napunta po sila sa doktrina na hindi tama. So, pagbulay-bulayan po natin yung sinabi ni Judas sa verse number 1, to them that are sanctified by God the Father and preserving Jesus Christ and called. Kaya po tayo po ay kasama po dito. Nung sinabi ni Judas, to them that are sanctified, tayo po, we were sanctified by the Father, by God. When we received the Lord Jesus Christ, nung tinanggap po natin ng Panginoon sa Kristo bilang ating Diyos at sarili na tagapagligtas at Panginoon, tayo po ay sinanctified ng Panginoon. O sa iba pang salita, yung ating kasalanan ay naibilang kay Kristo at ang katwiran ni Kristo ay naibilang sa atin. Kaya ganun po sa atin, mga minamahal. Sa ating po mga bisita at sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, hindi po para sa iyo, nung sinabi dito na sanctified by the Father, kung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon sa Kristo.
So kung kilala mo lang si Kristo bilang isang nakapako sa krus sa Santo Niño na nasa loob pa ng simbahan, hindi po yung Jesucristo yun ang sinasabi ng Biblia. Ibang Jesucristo po yun. Ang Jesucristo na sinasabi po ng Biblia ay namuhay 2,000 years ago, inahayag ng Ama, ibinigay sa atin, sinilang bilang birhen na ni Maria, mayroong birheng kapanganakan, namuhay na walang kasalanan, at nung siya ay 33 years old, nag-ministry, 33 years old, for 3.5 years, siya po ay namatay, inilibing at nabuhay muli upang pagbayaran ng ating mga kasalanan. At kung sino man yung sasampalataya sa kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi lang po tayo sinanctify ng Panginoon sa verse number 1, and preserve in Jesus Christ and called. And Jude says, mercy unto you and multiplied, mercy unto you and peace and love and multiplied. Kahabagan ng suma sa inyo, nagkapayapaan at pag-ibig ay paramihin. Now, yan po yung kanyang pangunang pananalita. Pero pagdating po sa verse number 3, ito na po yung, kasi di ba sa mga letter, meron, hello, kamusta ka muna? Ganon din nung unang panahon. Pero eto na, pumunta na siya sa pinupunto niya ni Judas kung bakit siya sumulat. Ang sabi niya, beloved, mga minamahal, mga iniibig, noong ako ay nagbigay ng lahat ng pagsisikap upang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay kinakailangan kong sumulat sa inyo at tagubilinan kayo na dapat kayong maalab na makipaglaban para sa pananampalatayang minsan ibinigay ng mga mananampalataya o ng mga santo. Alam niyo po, ang original na dapat isusulat ni Judas sa mga minamahal, sa mga mananampalataya, sa mga believer nung kanyang kapanahunan, ay hindi po patungkol sa apostasy. Ang gusto niya sanang isulat, yung dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun ang gusto niyang isulat. Kaso nga lang, anong sabi niya? It was needful for me, mas kinakailangan ko. Kinakailangan kong sumulat sa inyo na tagubilinan kayo na dapat kayong maalab makipaglaban para sa pananampalatayang minsan imidigay ng mga santo. O yung tinatawag nating contend for the faith. Imbis na ang isusulat niya ay yung dakilang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, iniba niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, inidyukan sa banal na Espiritu na hindi yun yung kanyang isusulat. Ano yung kanyang isusulat? Pantungkol sa pakikipaglaban ng ating pananampalataya. Gaano po ka-importante bilang mga mananampalataya na malaman natin kung paano po makipaglaban, labanan ng ating pananampalataya. Sapagkat hindi po natin, kaya maraming mga Kristiyano, hindi nila alam kung paano ipaglaban yung kanilang pananampalataya. Kasi sa una pa lang ay hindi nila alam kung ano yung pananampalataya na nila. Ang akala nila, tanggapin lang si Jesus Christ, okay? Yun na yun, okay na. Oo, okay na yun, mapunta ka na sa langit. Pero, dahil buhay ka pa, bakit kaya hindi ginawa ng Panginoon pagkatanggap kay Jesus Christ, biglang namatay? Kasi sa langit na lang naman napupunta eh. Hindi po ganun ang nangyari. Ngayon, ligtas ka, pero buhay ka pa rin. At yung pananampalataya na itinuturo sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na mga mangangaral sa conviction ng banal na Espiritu, yung pananampalatayang yan, kailangan mong ipaglaban. Sapagkat ano, marami ang mga maling doktrina na mga na ituturo sa ating mga tao, mga pamahiin, mga prinsipyo, mga bagay na hindi dapat tama, yun po ang nalalagay sa ating isip. No? Mga maling doktrina, mga taong nagsasabing hindi totoo ang Diyos. Ngayon, sandugitin natin yung ating katanungan kanina. Bakit maraming mga nananampalataya na hindi nakikipaglaban po sa kanilang pananampalataya? Kasi from the very start, Brad, hindi nila alam kung ano yung pananampalataya nila. Tinanggap mong Panginoong Jesucristo, niligtas ka ng Panginoon. Pag sinabi mong wag nating pag-usapan ng doktrina, pag-usapan lang natin si Jesus Christ. The name of Jesus Christ, it is already doctrine. Sa madaling salita, pag sinabi mong si Jesus ang Kristo, kasi ang Kristo, hindi yun yung apelido ni Jesus. Yun yung kanyang titulo. Siya yung tinatawag na anointed one. Siya yung tagapagligtas. When you say Jesus Christ, it is a doctrine itself.
Kaya hindi mo pwedeng sabihin, wag nating pag-usapan yung doktrina, yung pananampalataya, basta mag-unite tayo kay Jesus Christ. Hindi po yun tama. So si Jesus Christ, iniligtas niya tayo, at may pananampalataya na ibinibigay sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Bible, pag lagi niyong nababasa, pag mayroong article na the faith, okay, the, T-H-E, no? Ang, sa Tagalog, ang pananampalataya or the faith, yung article na yan, ang hindi tinutukoy niya yung feeling or yung respond mo dun sa truth. Ang pag sinabing the faith, ang ibig sabihin nun, the whole body of knowledge of truth. Okay? The whole body of knowledge of truth. At yung itinuro ng Panginoon sa mga apostol at naipasa sa mga unang Kristiyano hanggang sa atin, yung tinatawag na the faith, hanggang ngayon ay naiingatan. Hindi ito nawala, hindi ito nalubog o kung ano paman. Meron tayong tinatawag na a succession of doctrines. Hanggang ngayon, tayo yung tunay na mananampalataya. Ang mga Baptist, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na iglesia na ibinigay ng Panginoon, na itinatag ng Panginoon. No? Pero hindi din naman natin sinasabi na kapag wala ng Baptist na pangalan, hindi na sila mapupunta sa langit. Ngayon, bilang isang mananampalataya, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, let us contend for the faith. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Para ipagmapaglaban mo ang iyong pananampalataya, unang-una, kailangan alamin mo ang iyong pananampalataya. Paano mo malalaman yung pananampalataya? Kaya meron tayong tinatawag na Sunday school. O yung iba, ayaw nila ng salitang Sunday school. Kahit sabihin mong ayaw mo ng salitang Sunday school, ganun pa rin yun. Indoctrination every Sunday morning. O ano bang tawag mo? Exhortation o whatever. Merong preaching sa umaga ng Sunday. Meron sa gabi. Merong Bible study. At yung tinatawag nating discipleship. O yung tinatawag nating one-on-one discipleship. No? Doon po, mga kapatid, kung bakit ka naririto at meron kang pinangahawak ang pananampalataya, sapagkat merong nagpasa sa iyo niyan. Kaso nga lang, ipinasa sa iyo, hindi mo na ipinapasa sa iba. So, wag po natin kalimutan na yung pananampalatayang ipinasa sa atin, hindi lang yan basta alam nating panghawakan at labanan, dapat ibinibigay din natin. At pag ibinibigay natin yung pananampalatayang nun, itinuturo din natin kung paano depensahan, katulad ng sinabi ni Judas, ang ating pananampalataya. So, una, alamin natin ang ating pananampalataya. Pangalawa, para mapaglabanan natin, mapaglabanan, maging maalab yung pakikipaglaban natin sa pananampalataya, yung tinatawag natin, ituro mo ang iyong pananampalataya. Alamin mo yung pananampalataya, ituro mo ang iyong pananampalataya. Bakit? For example, pagdating sa larangan ng musika, maraming mga tao, ayoko magturo kasi konti lang yung alam ko. Pero alam niyo po ang general principle. Kapag meron kang alam at mas na ituturo mo, mas lalong na-enhance yung knowledge mo. Kaya kahit konti pa lang yung alam mo, i-share mo na sa iba. Hindi mo kailangan makagraduate muna ng Bible school bago ka mag-soul winning. Amen? Kailangan mo ng training, syempre. Pero hindi ibig sabihin, pastor lang o Bible student, worker, staff, ang dapat mag-soul winning kasi sila lang yung nakagraduate talagang malalim. No! Meron nga isang pastor, ang testimony niya, nung bago siyang mananampalataya, sinubukan niya mag-share. Nakaganto lang brado, ito yung Bible niya, tapos dun yung tracts. Binabasa niya lang yung tracts. Diba? So, as you teach your faith, na-enhance ito at mas lalo mong natatandaan. So mga kapatid, pag nalalaman mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, ituro mo din ito. Ituro mo sa pinakamalapit kung sino ang pwede mong turuan. I-share mo sa mga kapatiran. Kaya nga yung may tinatawag tayo na, bro, meron akong share na blessing sa'yo. Ano ba yan? Pera ba yan? Ay hindi. Share ko sa yung devotion ko kanina. Si ano pala, ganto pala, 'di ba? Naalaman ko na ganto. So 'yun po mga kapatid. So paano po natin mako-contend pa yung ating pananampalataya katulad po ng sinasabi ni Apostle ni Jude
ang kapatid ni Santiago, na kapatid ni Cristo, yung tinatawag nating mas i-develop o mas tawiton, paigtingin mo pa yung pananampalataya mo. Yung hindi ka makokontento dun sa, ay alam ko na yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Alam ko na, kinakanta mo pa, di ba? Genesis, Exodus, Leviticus. Hindi makontento sa ganun. Meron na akong, alam ko na yung Romans Road. Hindi ka makokontento kung ano yung alam mo. Dapat naisin natin na mag-excel. Diba sabi nga ni Apostle Pablo, don't settle for good. Go for the best. Diba? Huwag kang mag-settle for good. Yung tipong wag lang yung okay lang. Okay na. Dapat yung best mo ang gagawin mo. Ganun din po sa ating mga Bible knowledge. Kaya po mga kapatid, huwag po nating ipagsantabi yung Sunday school, yung preaching, hanggat maaari, nakakapag-take notes tayo, minememorize natin, o kasi yung ways of learning, meron tinatawag na lima yan, reading. Hindi mo lang basta binabasa, okay, minemeditate mo pa. O diba, yung mata mo, reading, and then gumagana yung utak mo, meditating. Meron pang pangatlo, yung listening, pinapakinggan mo pa. Diba? Pang-apat, yung gumagana yung hand mo, sinusulat mo pa. Pang-lima, yung itinuturo mo with your mouth. So, yun yung mga ways of learning. And that is general principle. So, mga kapatid, paano natin ipaglalaban ang ating pananampalatayang ibinigay sa atin ng mga nagdisipulo sa atin, magmula sa Panginoon, papunta sa mga apostol, mga unang Kristiyano, at sa ating ngayon ng mga tunay na mananampalataya. Alamin natin ang ating pananampalataya at i-enhance mo, pag-igtingin mo pa ang ating pananampalataya. Huwag po natin sayangin, mga kapatid. So, makikita din natin sa verse number 3, as Apostle Jude warns against apostasy, makikita mo yung sinasabi ito ng Panginoon na gusto niya isulat yung common salvation, the wonderful salvation that God has done to us. But the Spirit leads him na hindi yun ang kanyang isulat, kundi yung kung paano labanan yung pananampalataya. Sa buhay Kristiyano natin, may mga plano ka na hindi naman masama. Okay siya, maganda, makakatulong, profitable. Pero tandaan natin, kahit maganda yan, kung hindi yan yung gusto sa'yo ng Panginoon, diba? Ang Panginoon pa rin ang masusunod at yun dapat ang sundin natin. Katulad nila Apostle Pablo, gusto nilang pumunta sa gantong lugar, pero sabi ng banal na Espiritu, hindi, dito. Ganon din po sa atin. Katulad ng pandemic, marami tayong mga plano. Pero nabago yung mga plano natin. Which is yung mga plano natin, maganda naman. Ang dami natin mga events. January pa lang, last year, nakasettled na mga events. Pero hindi pa ganun yung nangyari. Iniba ng Panginoon. Ngayon, nakapagbukas tayo ng iba pang mga ministry. Do hindi natin maunawaan. So mga kapatid, mula po sa libro ni Judas, ni Jude, inihikayat po tayo na makipaglaban po sa ating pananampalataya. Para sa ating pananampalataya. At makikita mo yan from verse number 4 hanggang matapos po. Kasi maikli lang po to hanggang verse number 25. Yung mga example ng mga taong tumalikod sa pananampalataya. Marahil, hindi talaga nila alam kung ano yung pananampalataya. Hindi nila inaral, hindi nila ipinaglaban. Kaya po, encourage you, as a young Christian, o kahit matagal ka ng Kristiyano, ang pag-aaral ay hindi natatapos, no? Sa apat na sulok ng simbahan. No? Kung ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa, kapatid, kung i-compare mo yan sa ating physical, tayo ba kumakain lang tayo ng Thursday preaching, tapos Sunday, tatlong mensahe sa isang linggo? Tayo ba kumakain lang tayo ng tatlong beses sa isang linggo, Brother Gilbert? Diba hindi? Tatlong beses. O may merienda pa sa umaga, may merienda pa sa tanghali, o sa hapon. Limang beses tayo kumakain. Kaya maraming mga Kristiyano malnourished pagdating sa spiritual na bagay. O ang sabi pa nga, nabubuhay tayo sa tinatawag nating biblical literacy.
Hindi natin alam yung ating pananampalataya. Kaya as we go on, pag-aralan natin yung salita ng Diyos, hanggang kulin po tayo ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat, manalangin po tayo. Manaming Diyos, maraming salamat po sa ibinigay niyo po sa aming salita at sa manandali ang pag-aral po ng salita. Salamat po na pinalalahanan niyo po kami na hindi lang po namin basta malaman ng aming pananampalataya, kundi matuto po kami ingatan ito, ipaglaban ito, Panginoon. Salamat po sa ibinigay niyo po sa aming buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Nako po, magpatuloy po ang aming devotion in everyday, Lord, at bless niyo po ang mga preachers. Bless niyo po ang aming mga kapatiran na kasama po namin lagi sa kanilang kanilang sariling tahanan. At prepare our hearts, O God, as we worship you this coming Sunday, Panginoon. Patuloy po namin ipinapanalangin ng aming bansa na i-bless niyo po at matapos na po ang itong pandemic at empower niyo po kaming lahat, Panginoon. At ito po ang aming sinasamo, pinasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus, aming Diyos na rin tagapagligtas. Amen. Bad. As we close, let's sing Stand Up for Jesus. Hymn number 104. Hymn number 104, Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, ready, sing. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory and to victory, his army shall elate. Till every foe is vanquished and Christ is Lord in the last. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor and watching and to pray. Where duty calls or danger, be never